Magandang araw ulit sa inyong lahat, mga tropa, mga kasundo. Panibagong video. Nakita nyo naman po sa title ng video natin kung paano nga ba magpa-cancel ng booking sa Joyride. So, hindi ko na patatagalin to. Tara, umpisahan na natin. Makikita nyo dito, mga tropa, 10:40 a.m. nang makuha ko yung booking ko. Tinext ko agad yung customer na papunta na ako sa pickup location. Nag-confirm naman siya, nag-reply siya sa akin ng okay. Pero pagdating ko sa pickup location, tinatawagan ko si customer, hindi sinasagot, hindi rin nagre-reply sa mga text ko. Pero nag-antay pa rin ako dahil meron tayong 15 minutes na waiting time para sa customer. Sa loob ng 15 minutes na yon na hindi sumipot si customer, hindi makontak, hindi sumasagot sa tawag, hindi rin nagre-reply sa mga text, pwede na tayong mag-submit ng request for booking cancellation sa Joyride Driver Support Team. Pero bago tayo mag-submit ng request, i-screenshot muna natin yung booking. So para makapag-submit tayo ng request for cancel booking sa Joyride, click nyo lang itong support sa gilid. So dito tayo magpupunta, need lang natin mag-fill up dito. Dito sa email, email address mo na niregister mo sa Joyride. Then dito, full name mo. At dito naman, cellphone number mo na niregister mo din sa Joyride. Then, driver ID mo or yung code na nakalagay sa ID. Type of service, syempre, Joyride MC Taxi. Order ID or trip ID, optional lang naman siya. So hindi ko na nilagay, nandun na rin naman kasi yon sa booking na in-screenshot natin. Dito sa driver issue type, syempre, driver cancellation request. Tapos dito, ilalagay mo lang yung full name ng customer. Dito naman sa subject, cancel booking lang nilagay ko. Then dito naman sa description, dyan natin ilalagay yung reason natin kung bakit magpapa-cancel tayo ng booking. Dito naman sa attachment, optional lang din siya pero mas maganda kung i-add file nyo dito yung screenshot ng booking para mas mabilis ma-action na ng Joyride admin. Then after nyan, click na natin yung submit. So sabi dito, successfully submitted na daw yung request ko. Punta tayo ngayon sa email ko. Ayan, makikita nyo mga tropa, nag-email na yung Joyride sa akin. Re-reviewin daw ng support staff yung request ko. So, balik na ulit tayo sa Joyride application. Aantayin na lang natin na i-cancel ng admin yung booking na yan. So, ayan mga tropa, after 4 minutes of waiting, simulan na mag-submit tayo ng request. Na-actionan na agad ng admin yung request natin. Check ulit natin yung email ko.
Makikita nyo mga tropa, 11:14 AM nang ma-receive ng Joyride Driver Support Team yung cancel booking request ko. After 4 minutes, 11:18 AM, na-cancel na agad ng admin yung booking ko. So, balik na ulit tayo sa Joyride application para mag-antay ng panibagong booking. So ayun, ganun lang po kadali at kabilis magpa-cancel ng booking sa Joyride. Hanggang dito na lang po ang video natin mga tropa. Sana ay nakatulong sa inyo itong video na ito. Maraming salamat sa inyong panonood and ride safe!